buksan ang iyong isipan at sumama sa ating kwentuhan, kaalaman, kasiyahan, hatid sa atin ang ating aklan, Nakaibigan. Magandang araw sa inyo. Ako nga pala, si Teacher Cream, mula sa Division ng Kalamba, Region 4A Calabarzon. Isa akong kindergarten teacher. Ngayon, matutunghayan natin ang isang kwento. Halina, kinig! Mga bata! Sino sa inyo ang laging nakikinig kay nanay at kay tatay? Bakit nga ba ito mahalaga? Halina't kilalanin natin ang ating bidang si Pai. Ang kwento natin ngayon ay tiyak na inyong magugustuhan. At ito ay pinamagatang Mga Bilin ni Tatay Bok kay Pai. Ito ay isinulat ni Ma'am Sheila May L. Ortiz mula sa Division of Laguna. At ito ay inuhit ni Ma'am Jewel L. Cabriga mula sa Division of Tayabas. Halina, simulan na natin. Mga Bilin ni Tatay Bok kay Pai. Ang tatay ang haligi ng tahanan. Palagi siyang may bilin sa akin. Gusto mo bang malaman kung ano ang bilin ni Tatay? Alamin natin. Mga bilin ni Tatay Bok kay Pai. Sa tahanan naming mga buko, Pai, sinasabi ni Tatay Bok sa akin, Pai, mag-ingat ka palagi. Marami siyang bilin saan mang sulok ng bahay. Bilin ni Tatay Bok pagkatapos maglampaso sa salas, Pai, dahan-dahan sa paglakad sa sahig. Baka madulas ka. Bilin ni Tatay Bok habang nagsisindi ng kandila sa harap ng altar, Pai, mag-ingat sa posporo. Baka mapaso ka. Bilin ni Tatay Bok habang nananay siya, Pai, mag-ingat sa krayom. Matulis ito. Baka matuso ka. Bilin ni Tatay Bok habang nagbabalat ng sibuyas sa kusina. Pai, mag-ingat ka sa paghawak ng kutsilyo. Huwag mong paglalaruan ito. Baka masugatan ka. Bilin ni Tatay Bok tungkol sa medicine kit. Pai, huwag mong iinumin ang mga gamot dito nang walang pahintulot. Baka malasong ka. Bilin ni Tatay Bok habang ipinapakita niya sa akin ang asido na panlinis ng banyo. Pai, iwasang paglaruan ng mga ito at baka masilam ka. May bilin din si Tatay Bok habang pinapandar niya ang electric fan. Isang araw sa aming kusina, niyaya akong maglaro ni Cherry ng luto-lutuan. Pai! Heto ang kutsilyo! Hatiin mo iyong dahon! Sabi ni Cherry habang iniaabot sa akin ang kutsilyo mula sa aming lagayan. Ayoko! Sabi ni Tatay Bok, huwag ko daw paglalaruan ng kutsilyo. Baka masugatan ako. Tugon ko. Sige! Ako na lang! Pagpupumilit ni Cherry. Maya-maya, malakas na sigaw niya, kasabay ng pagtulo ng dugo mula sa kanyang daliri. Naku, Cherry! Nasugatan ka! Tara kay Tatay Bok para magamot niya ang daliri mo. Uwi ka ko. Habang ginagamot ni Tatay Bok ang daliri ni Cherry, naghanda ako ng isang basong tubig para kay Cherry.
ikinuha ko siya ng biskwit. Maingat kong binuksan ang biskwit gamit ang isang gunting. At dito nagtatapos ang ating kwento. Tandaan, laging makikinig kay nanay at kay tatay. Hanggang sa muli, paalam!